At so ayan, hi guys, welcome back sa channel natin. At ito ay spoiler tayo ng Hunter natin chapter 394. So tignan natin yung mga eksena na magaganap dito. Although wala pa siyang ganun translation, pero i-review pa rin natin kung ano-ano nga itong mga eksena na to. Pero ayan, ay bago tayo magsimula, ay kung bago ka pa lang din sa channel natin, ay katulad po ng dati, ay huwag mo kalimutang mag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. So yan lang naman po at ulit ay maraming salamat sa paghihintay. So huwag na nga natin patagalin pa, simulan na natin yan. At so dito nga yung magsisimula kay Hinridge. At dito sa pagkakataon na to ay seemingly may tinatanong itong si Hinridge dyan kay Manong. At eto may hawak na dalawang kutsilyo itong si Hinridge ngayon dyan. So now ay dito ay bigla nang hinagisan Hinridge itong si Manong ng kutsilyo dyan sa may hita niya. So inatake na ni Hinridge itong si Manong, kaya sigaw na sigaw ngayon dyan sa sakit itong si Manong. At pagkatapos niyan ay dito bagsak na ngayon itong si Manong dyan. At so dito ay tuloy sa pagsasalita itong si Manong, at parang nagpapanik nga yung itsura dito ni Manong. So hindi nga natin alam kung ano pa yung mga sinasabi nito ni Manong, pero baka yung sinasabi niya ay yung paulit-ulit lang yung sinasabi niya dun sa previous chapter na wala siyang tinatago, ganyan. At so habang nagsasalita nga dyan etong si Manong, ay eto nga bigla siyang napatahimik etong si Manong. At after nga niyan ay dito bigla na lang naging usok si Manong, at unti-unti ay naglaho ng parang bulana ito si Manong dyan mismo sa may harapan ito nila Hinridge. So hinto tayo ng konti dito. So kasi dito medyo napaisip ako na itong si Manong ba, tao ba to o baka hindi tao itong si Manong. So kayo guys, ano ba yung masabi nyo pagdating dito kay Manong? Kasi nga yung pagkakawala dito ni Manong ay parang hindi ganito mawala yung isang tao. So ang iniisip ko dito ay baka itong si Manong, baka ano lang yan, isang ability lang din yan na ginamit ng isang non-user, ganyan. So ang ibig sabihin, parang ginawa lang itong si Manong, minaterialize lang siya, ganyan. Kasi marami na tayong nakikita na may kayang gumawa niyan dito sa Hunter x Hunter nga. So parang katulad dito, itong kay Biscuit, di ba itong si Biscuit, kaya niya rin magsamon ng ganyan ng parang isang tunay na tao. At ito, ginagamit niya nga itong sinasamon niya parang nga sa tagamasahe niya, ganyan. So ginamit niya nga yun dito rin kalagun. So kaya yung dito kay Manong ay ganyan lang din yung naiisip ko, yung isa sa mga possibility na baka nga hindi tao itong si Manong, at ginawa nga lang siya mula sa kapangyarihan ng Nen. Saka isa pa, talagang nawi-weirduan ako dito kay Manong kasi dun sa previous chapter ay di ba paulit-ulit lang yung mga salita niya na wala siyang tinatago, ganyan. So kaya nga naisip ko pa dyan, baka yung Nen user na gumawa dito kay Manong, if ever man na ano nga to si Manong, gawa nga sa Nen, baka yun yung kinuman dito kay Manong na yun lang yung sasabihin niya na wala siyang tinatago, ganyan. Pero syempre, hindi ako sigurado dyan guys, not sure, kasi nga sariling opinion ko lang naman yan. So ano lang yan, mga iniisip ko na pwedeng possibility dito kay Manong. So kaya kayo, kung meron kayong naisip na kung ano ba yung patungkol dito kay Manong, ay pa-comment na lang dyan sa baba, dahil maganda nga pag-usapan yan. At so pagkatapos nga dito sa eksena ni Manong o sa pagkawala ni Manong, ay talo naman yan tayo dito sa isa sa mga tauhan nga nito nila Hinrich.
Hinridge. So dito, habang nag-uusap itong si Hinridge at saka itong si Wang, ay biglang pumasok itong isang tauhan nila dyan sa loob ng kwarto mismo ni Manong. At sa pagpasok niya dyan sa kwarto ni Manong, ay biglang nga rin siya naglaho at dito siya napunta sa lugar na to o sa kwarto na to. So nagulat itong lalaki na to, pero pagkatapos nga niyan, is back! So dito bigla na nga lang siyang sinaksak dyan sa may liig. So grabe, pagkatating na pagkatating dito sa kwarto, bigla na lang binanatan itong lalaki na to. At yung sumaksak nga dito sa lalaki na to ay walang iba kundi eto na ngang si Bill. So si Bill yung nandoon nga sa may previous chapter na kasamahan nga yan ni Luini. At dito nga napunta itong lalaki na to dito sa kwarto kung nasaan nakatago itong mga kasama ni Luini. So parang ito yata eh yung hideout na ng Haley family. Pero going back sa nangyari dito ay baka ito na yung sinasabi nila na ability ni Bukonte, yung trapdoor niya nga. Kung matatandaan ninyo ay di ba nga dun sa previous chapter sinasabi ni Bukonte ay bakit hindi na lang nila gamitin itong ability ni Bukonte, yun nga yung kanyang trapdoor. Nang sa ganun ay hindi na nga nila kailangan lumabas pa para pumatay ng tao since na wala na nga eh itong si Luini na siya yung nagdadala nga ng mga tao dito sa mga kasamahan niya para patayin. At eto, kita naman natin yung nangyari sa lalaki na to. Pagpasok niya o pagpass through dun sa pinto ni Manong ay naglaho na nga lang siya na parang bula. At dito nga siya napunta sa kwarto na to. Pero yun nga guys, ay baka lang naman yan. Siyempre hindi pa rin tayo sure dyan kasi nga hindi pa naman ganun nilinaw yan. So pwedeng yan na yung sinasabing ability ni Bukonte o pwede rin naman na hindi. So pag lumabas siguro itong mga dialogue na dito ay mas maliliwanagan tayo dyan. Pero pagkatapos nga sa nangyaring insidente na to ay talo naman yan dito na kay Morena. So dito ipinapakita lang na may mga bagong kausap nga itong si Morena. So seemingly ay eto na yung mga ibang miyembro pa ng Haley family. At eto nga, dinagdag na ni Togashi dito sa chapter na to itong mga ibang kalaban pa ng Shio family at ng Char family pala. So far may dalawa na nga tayong kilala na namatay dito sa miyembro ng Haley family. So yung una si Padwill at yung pangalawa nga si Luini. So sa pagkawala nung dalawa, biglang lima naman yung pumalit sa kanila. So very good na very good. At so ayan ay habang nag-uusap itong si Morena at saka itong ibang mga miyembro pa ng Haley family ay talo naman dito yan sa may side na ni Hinridge. So itong si Hinridge, bumalik na siya dun sa parang mall, dun sa mga public store na ganyan. At eto, kung matatandaan ninyo, itong pusa na sinetup niya para nga mag-monitor dun sa area o sa hallway na dinadaanan nga ng mga passenger. Ay eto, papanoorin na ngayon ni Hinridge yung na-record ng pusa na nga na to. At eto, binabalik na ngayon ni Hinridge itong pusa sa pagiging video camera. At so ayan ay habang binabalik nga ni Hinridge itong pusa sa pagiging video camera ay dito sa kabilang banda mayroon na naman panibagong grupo na lumabas. At etong mga to, di ko sure kung sundalo eh. Pero parang ano to, mga private guards ni Cherry Niche, yung pang-apat na prinsipe. Kasi seemingly parang related sila o connected sila dyan nga kay Cherry Niche. At habang nag-uusap-usap nga itong mga to ay dito pinakita rin itong si Teta. So itong si Teta, kung matatandaan ninyo, siya yung nagtuturo kay Cherry Niche ng Nen. So konting refreshers lang para dun sa mga nakakalimot na dito sa karakter na si Teta. So yun nga, currently itong si Teta tinuturuan niya kung paano gumamit ng Nen itong si Cherry Niche. But going back dito sa grupo na to, habang nag-uusap-usap nga itong mga to ay ipapakita nga rin dyan yung sa side neto ni Cherry Niche naman. So itong si Cherry Niche nga yung pang-apat na prinsipe. At dito sa chapter 394 ay para magkakaroon ng flashback dito nga sa nakalipas ni Cherry Niche. So baka ito yung pinag-uusapan nga ng mga private guards na ito ni Cherry Niche. If ever lang ha, na private guards nga ni Cherry Niche yung bagong grupo na yun. So may pinatay na naman itong lalaki na to. Pero yun pala guys, warning, dito sa 394, chapter 394 ay napakaraming dialogue na naman yan. So medyo mahaba-haba na naman itong gagawin natin dito sa chapter 394. Pero ayan, ay pagkatapos nga nito is yan guys, hanggang dito lang itong spoiler natin ito. So ayan, meron na namang mga bagong dagdag na characters at saka grupo dito sa chapter 394. So di natin alam kung ano yung mga ability ng mga to, pero sana hindi yung ganong kahaba na naman din, sa hindi ganong kahaba, hindi logical yung mga pag-uusap na naman ito kasi papahirapan na naman tayo nito eh. So sana medyo simple lang tayo dito ni Togashi para nga di ganong kahirap. Pero yan nga eh, yung nagpapaganda dito sa Hunter, hindi lang siya action eh, talagang pag-iisipin ka pa. Pero
Ayan nga guys, ay ulit, may maraming maraming salamat sa panonood dito kay spoiler natin. So pag lumabas na itong chapter nito, ay ipe-present ko na lang ulit sa inyo yan guys ng buo. So ayan, ay ulit, ay maraming maraming salamat nga guys sa panonood dito sa spoiler natin. So lagi mag-ingat, God bless niyo lahat at kita-kits tayo ulit. Thank you, best of my friend. My friend.